Madali ng basketball para kay Lillard, G-League Finals MVP ng lamo naman sa block na ito at itong si Dame nag-beast mode nga sa laban. Official NBA debut ni Damian Lillard sa kanyang bagong koponan na Milwaukee Bucks kakarapin ang Harden-less Sixers ngayong araw. Let's get into it right away mga idol. Sa first quarter natin, Lillard at Giannis pinatakbo agad ang pick and roll nilang dalawa and immediately naka 2 points yan. Pinangunahan ni Giannis ang opensa dito ng Milwaukee mga idol and Dame kinuha ng first official points niya sa fadeaway na ito. And then Malik Beasley at Brook Lopez nagkalituan pa, nagbantayan mga idol pero nagresulta nga yan sa 15-7 lead na itong box. Madali na nga ang basketball para kay Dame mga idol at naiiwan na nga ng wide open sa court na kapag e-enjoy pa ng 10-point lead kahit 4 points pa lamang ang ini-score sa laban. At lumaki man sa 10 ang lamang na itong Milwaukee pero dahil nga sa grabing performance ni Kelly Oubre Jr. with 10 points ay 30-23 ang score natin after the first quarter. Second quarter naman natin mga idol, bumagal ang laro at itong si Tyrese Maxey ang nakinabang dyan, 7 straight points ang ginawa including the staff step back move over kay Lillard. Pero pagbalik naman ng mga starters ng Milwaukee, sila'y gumawa at si Dame nasupalpal nga dito ng G-League Finals MVP at mukhang nag-init nga ang ulo niya dyan mga idol, biglang nag-take over mode ba naman. 11 straight points ang ginawa, halimaw mode, base mode mga idol, kaya naman nag-enjoy na ng 16-point lead bigla etong Milwaukee Bucks. Pero sa huling mga minuto nga ay gumawa din naman ng run etong Philly para makadikit muli bago magtapos ang first half at successful sila dyan at baba na nga lang sa 63-54 ang hinahabol nila. Lillard grabe ang effortless niya ng 21 points sa first half laban nga sa 13 points neto ni Maxey. Sa third quarter naman natin, naging dikita ng laban ang dalawang koponan sa unang mga minuto natin at back and forth baskets ang ginagawa nila. Pero itong si Joel Embiid sa umpisa din mga idol in the third quarter is heating up. Kaya naman napatimeout din dito ang Bucks matapos na maging 71-69 na lamang ang score. Pero dahil nga sa depensa ng Bucks na nag-improve after that timeout ay nag-spark ito ng kanilang run mga idol at successfully nilang naibalik to 9 points ang kanilang kalamangan, umangat pa yan to 11 points. Kaso hindi nga pumayag dyan si Maxey pati na rin si Kelly Oubre, binaba nila ito mga idol 82-80 timeout tuloy muli ang Bucks. At natapos ngang quarter natin na may 88-85 na score, Milwaukee only leads by 3 points. At dito naman sa ating last and final quarter, hindi na makalayo dito ang Bucks kahit anong effort pa ni Giannis. And eventually lumamang pang Sixers dito 98-94, napilitan tuloy mapatimeout ang Milwaukee. Umangat pa nga sa 8 points ang lead ng Philly sa 4th pero naghigante itong Milwaukee Bucks at grabing 13-2 run ang kanilang pinakawalan para bawiin ng lamang. Gulantang nga ang Sixers dito mga idol, 107-104 ang score with 3 minutes left. At yan nga ang run na yan mga idol ang nagpanalo dito sa team ng Milwaukee Bucks, hindi na nga nakabalik pa ang Philadelphia 76ers.